As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon nitre, so is he that singeth songs on heavy heart. If thine enemy be hungry, give him bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drink. Bakit? For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee. The north wind driveth away rain, so that an angry countenance abiding town. Let's pray. Ano, maraming salamat sa inyong mga salita mga ng muli na pag-aaralan. Na salamat sa marami niyang ginawa, Lord. For the many weeks, Lord, ng Sunday evening, na kayo pinakututo sa Proverbs, like last Sunday, Lord. We pray na ganun din po, Lord, each time na mabuksan namin yung salita, Panginoon, at aralin, at sangguni kami, Lord, sa inyo kung ano yung dadami ko dito. So, kayo pong lalati lagi, kayo pong mag-ingat. In Jesus' name we pray. Amen. Ano, hapon na po. Okay, sa mga agapan, no? Sige, pahanda lang po sa Bible nga. Hindi na abot to. So, tapos tayo last time sa 13. The cold snow of a time in the harvest, who is the faithful messenger to them that sent him. So, pag ikaw yung mansahero, ginawa mo yung trabaho mo, maayos yung pagka-deliver mo ng message, kung ano yung message na yun sa'yo. Kaya parang sarap. Pagkakatiwalaan ka eh. Ganun tayo, ganun yung preacher, ganun ang yung soul winner. Okay? Mensahero lang po tayo, hindi mo kailangan baguhin yung message. Tiwala ka lang dun. Ayan, dito nga, whoso boasted himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Parang meron na rin ganito tayo nadaanan. Ano yung sabihin ng boast? Yabang, pinagmamalaki mo yung, ano sabi? Ang pinagmalaki mo pa, false gift. Okay? Parang kanina, di ba, sa lesson natin. Madalas ang mayabang, dishonest eh. Dishonest, mayabang. Kapatid yan eh. So ngayon, yung nagyayabang, madalas ay hindi, pinagyayabang yan ah. Yung mali, hindi naman totoo. Hindi naman talagang gift ng Diyos, di ba? Madalas yan para lang ano. Yun nga, may dahilan bakit pinagyayabang eh. Kung alam mong gift ng Diyos yan, hindi magyayabang, pagpapasalamat mo. Iba yun eh. Iba yung thankful ka, iba yung proud ka. Ano daw mangyayari sa kanya? It's like clouds and wind without rain. Di ba? Paulit-ulit siya kahit sa meron niya sa Jude, di ba? So, nung sabihin ng cloud na without rain? So, especially po yung mga nagtatanim, di ba? Inaasahan mo yung may ulap na. Naku, ulan na. Yes. So, wala palang dalang ano. Di ba may mga ganun, makulimlim lang. Wala naman palang dalang tubig. Di asar na asar ka ngayon. So, madalas yung sa Bible, kinukumpara yun sa mga taong mayabang lang. Puro hangin, wala namang substance yung pinagsasabi. Okay? So, wag ganun ha. Ngayon, itong mga bata natin dito, mga humble naman eh. Kasi nga, napapalo, magmayabang. Yung batang pinabayaan lang, tapos tuwang-tuwa pa yung tatay, yabang nung anak ko ha, parang ako. Hirap ng ganun. Iba, ginagamit yun. Yung iba, minsan kasi effective din naman sa iba kasi yung ganun. Sa atin, hindi dapat. Huwag kang bibilib ng salita lang. Okay? Then, by long forbearing is a prince persuaded and a soft tongue breaketh the bone. Ano yun? Nakakita na ba yung buto? Madaling, ano, lalo yung mga kapal na buto. Madali bang, ano yun, basagin or ano? Hirap yan, di ba? So, bakit dyan? Mamaya natin yung ano, yung second part muna. A soft tongue breaketh the bone. Aso ba yan? Anong pinambibreak ng aso sa bone? Di ba, ang ngipin? But soft tongue. Sige nga. Okay, relate nyo na lang sa unang part.
By long forbearing. Ano yung forbear? Ano yung forbear? Forgive? May for. Ano yung forbear? Pag bear is? Dala. Buhat. Pag forbear? Dinadala? Dinadala? Parang ganun. Pag sinabing forbear, ganun tayo dati niyan eh. But if thou forbear, sabihin, ha? Sa halip na gagawin mo, either pinabayaan mo or parang winidhold mo. Forbear. Sabihin, hindi mo gagawin yung dapat mong gawin. Or, pwede namang matyaga. Ano sabi dyan? Forbear. Pwedeng matyaga ka. Yan, to withhold, no? May gagawin ka, tapos hindi mo ginawa. Ano di? Sabi dyan? Procrastinate. Parang, ayun na yung siguro, mag-procrastinate kapag hindi mo ginawa ngayon. Later, mag-procrastinate ka. Pero yung hindi mo ginawa ngayon, parang withhold mo yung action mo, forbear yun. Okay? Ngayon, yung sabihin itong by long forbearing, ano yung sabihin nun? A prince is persuaded. Di ba? Ano yung prince? Ano yung prince ulit? Mga leads yan. Mga ruler. So may mga mataas na tao, gusto mo siyempre, anong gusto mong gawin minsan sa mga mataas na tao? Siyempre, pag sila yung in-rule, may, kung na, pinakita, may kailangan gawin dito. Ba't yung mo ginagawa? So may, kasi nga, hindi naman niya kaya gawin lahat siguro, or minsan, hindi naman siya kumbinsido na kailangan gawin yan. So pero alam mo, kailangan gawin yun. Anong gagawin mo ngayon? So papakiusapan mo, susulatan mo, iyaano mo siya, ipapersuade mo siya. Kaso minsan, hindi nga ganun kabilis. Okay? Kaya pinukumpara ngayon yung pag-persuade ng isang ruler sa parang bumabali ng buto. Nakakita ka na ng ano, bumali ng buto na dilalang? Eh kung dinilaan, mga isang taon. Ayaw pa. Kasi sabi dito, ganun eh, lalanggot din yan eh. Diba? Kahit matigas pa yan. At malambot yung tang mo, eh, talagang chinaga mo. Okay, huwag niyong gagawin yung mga bata. Bagay, mga bata ngayon, lalo nga na eh. Isa nga, may laman pa, may natapon eh. Pero yung mga ano, aso, ganyan yun. Kasi masarap yung nasa gitna, kaya tsatsagay nila yan. Okay, natutunan ba kayo ngayong gabi? Kung paano anong maging aso. Okay, ganun yun. Okay, so ganun din ang pag may kailangan ka talagang gawin, eh, alam mo yung ruler ang mga agawa, hindi naman ikaw. So kung kaya mo lang gawin is mag-persuade, minsan bumibigay din yan. Yan ang sabi dito. Again, labas sa usapan yung suhol, ah. Minsan talaga, yung mga ruler, ganun eh, kahit tatay mo, kunwari, tatay, bili naman tayong ganyan, hindi pa masyado kailangan yan. Kulitin mo ng kulitin yun after, ano, after 10 years. Bibigyan ka din ng cellphone. Nasa matanda ka na nun. Ikaw na lang bumili. Ganun, ganun. Nakukuha din, parang ganun na sinasabi, makukuha din yan. Ang especially gusto nating sino yung ruler na gusto yung lagi natin pinapakiusapan talaga? Sino yun? Panginoon, di ba? Minsan may pinag-pray ka at ang tagal ibigay eh, kumbinsin mo siya na kailangan talaga yun. Minsan, gano'n sa panalangin. Saka sa buhay mo rin. Yan. So, makukuha mo rin yung maro dyan. Yan ang sinasabi dyan. Okay? So, medyo generic actually yun. Di lang sa Diyos yan. Pero sa maraming bagay na nakukuha sa tiyaga minsan. Ngayon, nakuha niyo ba yan mga bata? Huwag kayo mo siya mainipin. Di ba pag yung mga bata kasi mainipin yan. Si CA din, ganun eh. Nay, dede. Dali lang, may ginagawa ko. Nay, dede. Kasi sabi lang eh. Pero dapat tumatanda ka, naiintindihan mo.
Kailangan maghintay pala, matutong maghintay, di ba? Okay. Next, paibasa nga po, para makainom ako. Ready, go. As thou find honey, eat so much as is sufficient for thee. Blast thou thee filled therewith and vomit it. Okay, so yung sabihin niyan. So, pag nakakita ka ng honey, yung iba, itabi mo. Ganun lang eh. Pero practically, ano yung sabihin nun? Minsan, di ba tayo may, ay, biglang may bonus ah. Hindi ko inaasahan. Gastasin ko na agad lahat o. Diba? Hindi mo kailangan. So, sa pagkain, totoo yan. Sa pera, totoo din yan. Diba? Hindi mo pa kailangan. Lalo yung honey, maganda sa honey, hindi napanis. Pwede mo itabi yan. Diba? May pera kang extra. Okay? Ganun din yung ano. Ngayon, kung di napapanis, di pamigay mo na lang sa iba kung napapanis. Diba? Nakakain na ba yung honey? Nakakain na ng honey? Tutunay ba yung honey nila? Maraming yung peke na eh. Pero yan ang ano ng honey. Especially sa kanila kasi, ganun, minsan may makukuha, may makikita ka dyan. Yung dami. Pwede mo itago eh. Eh, sarap nun. Tsaka minsan ka lang makakita siguro nun. Hindi mo kailangang kainin lahat. Okay, anong lesson nun? Magtipid. Pwede magtipid. Pwedeng, kung di mo talaga matitipid, huwag kang masiba. Gusto mo ba? Kumain ka nga, sinuka mo naman. Gusto mo ba yun? Di mas okay na yung kumain ka na sapat, ay, sayang eh. Mabihan mo siya. Kumakuha niyan. Isa naman magsuka ka. Sa dami. So, totoo ba yan sa mga pagkain natin? Hmm, kahit saan? Bulimi. Ha? Bulimi. Ano yun? Susukay pagkain. Ano yun? Susukay. Bulimi. Ano yung bulimi? English ba yun? Bulimi. Bulimi. Alam yun eh. Alam mo na. Iba naman yun. Pag-message nga sa akin. Pero may nakinig ko naman ganun eh. Yung nakinig ko naman ganun, talagang gusto niyang kumain. Ang sarap ng pagkain, gusto niyang kumain, kaya sinuka niya yun. Ganun na ba yun? Kaya ang hirap mo magsuka. Kasi mapigman lang ba? Iba naman yun actually, iba pa yun. Kasi sabi dito, na parang ganun din. Pero ito kasi is sobra-sobra. Ang daming kalokohan ng tao, no? Sige. Ngayon, yung mga nag-prepare naman ng pagkain, kung marami na huwag mong i-prepare agad, di ba? Okay, simple lang yan. Sige, 17, ready, go. With your brother food from thy neighbor's house, lest he be weary of thee, and so ye eat. Ano yung weary? Matagod, magsawa, maasal, di ba? Yung sabihin ko, sino yung madalas sa kapitbahay dito? Di ba? Kala mo, ano kasi, minsan yung iba, welcoming kasi yung iba. Ay, ikaw na naman. Ikaw na naman. Tapos pinuntahan natin, talagang magkakaano sila dun eh. Nagkakadikit eh. Pero, medyo simple lang to. Pero yung iba kasi ganun. Minsan naman yung mga anak-anak, di ba? Oh, yung kalaro ko po dito. Kasi eh, minsan-minsan, okay lang. Parang lagi ka na dito ah. Itong mga to minsan, ganun eh. Okay, minsan-minsan, okay lang yan. Pero, yan. Bakit nga kaya nabanggit pa dito yan? Siguro, kahit dati uso yung mga ganyan. Lumagawa sariling bahay. Sino madalas yung mga ganyan? Mga bata, mga nanay. Depende rin eh. Yung mga lalaki rin ba? Bihira namin gawin dati yan, pero nagawa rin namin. Eh kasi, ewan ko,
Yung kung maayos yung pamilya mo, maayos yung... Hindi nyo kailangan ganyan, di ba? Tumunga ito nga, homeschool eh. Nag-asawa ba kayo kay nanay? Nag-asawa kayo kay nanay? Si nanay, nag-asawa sa inyo. So, tiyagaan lang yan. Ibig sabihin lang ito, yan. Basta huwag kayong ano. May tawag dito eh. Ang tawag sa kapitbahay. Limutan ko. Okay, Ibin, ready go. A man that bears false witness against his neighbor is a mole. Mole. And a sword and a sharp arrow. Yun, ano yung mole? Spy. Ha? Ano yung mole? Ano yung sharp arrow, sword, yung mole, parang weapon din yan eh. Yung parang maso. Maso, di ba? Maso. Nagamit mo sa gera yun? Iba, ganun ang gusto ng weapon eh. Si Thor. Oo nga, ano. Okay. So, a man that bear for with against his neighbor, parang pinoktok mo yung, ano, di ba? Pag sinungaling ka, sakit mo sa ulo, ha? Sakit mo itong... Nagagalitan ka ng tao pag sinungaling ka eh. Yan lang yun. Diba? So, huwag mong gawin. Hindi magagalit sa iyong kapitbahay mo. Okay. Sige, 19. And confidence is an unstable mind in time on a robot is like a broken tooth and a tumbler out of joint. Parang may ganito na rin dati, di ba? So, anong sabihin ng sino may masakit na ngipin dito? Ako, dati, di ba? Ngayon nga, parang medyo bumalik eh, pero... Ay, bumalik na? Anong problema natin sa silang ngipin? Iniinda. Nakakainis. Lalo na yung foot out of joint. Pilay. Di ba? Anong sabihin nung? Kala mo, tutungtong ka doon. Gaganong ka pala. Hindi mapagkatiwalaan, di ba? Yung ngipin. Kaya kami ngipin, para pag ganyan mo, makakain mo yung gusto mong kainin. Pag ganun mo, aray. No? Sakit. So kaya ang faithful man, sikat din tong anong ko, ha? Proverb na to. Yan ang verse natin para sa mga unfaithful. O ikaw mismo na rin, hindi ka ganun ka-dependable. Bata ka pa. Hindi ka makadependihan. So, sakit mo sa mata, sakit mo sa ano, hindi ka mapagkatiwalaan. Di ba? So, anong gagawin ng tao ngayon para hindi na siya masaktan? Hindi na magtitiwala sa'yo. Pag hindi na siya nagtiwala sa'yo, ano mangyari sa'yo? Wala magtitiwala sa'yo. Kung wala magtiwala sa'yo, di wala ka rin. Di ba? Either tabaho yan or ano. Hindi natin gusto yon. So, ang lesson lang dun, maging faithful ka. Para hindi ka problema ng boss mo, hindi ka problema ng nanay mo, hindi ka problema ng pastor mo, di ba? May gagawin tayo, oh. Anong gagawin mo? Naku, dapat alam mo na yan eh. Hindi pa. Inaasahan, magagawa yung inuto sa'yo, hindi nangyari. So, yun lang sinasabi dun. Ngayon, hindi niya, mga bata. Pag tinamad kayo, may pinagawa sa'yo, hindi lang ikaw apektado doon. Yung nag-uuto sa'yo, lagi, ganun. Iniisip niya na magagawa yun. Eh, kung hindi mo ginawa, or palpak, ano mangyayari? Matutuwa sa'yo. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Matutuwa sa'yo pag hindi mo ginawa yung dahil mong gawin? Matutuwa ba? Joshua, matutuwa ba sa'yo? Gawin mo to, Joshua, linisin mo yan. Pagdating ko, nakain na tayo. Pagdating, hindi pa nahugasan yung dapat hugasan. Matutuwa ba? Hindi, di ba? So, anong gagawin natin? Para matuwa sa atin yung nanay-tatay natin, gawin natin yung dapat natin gawin. Yun lang yun. Okay? Ito, ito yung medyo mahirap. Okay? Simula dito hanggang dito. Sige. Ready, go. 20. As he that taketh away a garment in cold weather,
And as we depart upon nighter, so it is that sin comes to our heavy heart. Ano sabihin nun? O, di ba, meron ng ano? Ha? Nighter. Ano yung sabihin nun? So, ngayon, katulad yan, pag sana may angkon eh. Nag-aagawa ng ano, di ba? Nag-aagawa ng kumot. Eh, inalis mo yung kumot. Anong gagawin ng inalisan mo ng kumot? Giginawin, tapos? Magagalit sa'yo. So, ito, ano yung, alam nyo ba yung vinegar at nighter? Nakikita niya sa YouTube, di ba? Pag pinagsama mo yung ano, vinegar tsaka yung nighter, ano ba yung nighter? Ha? Yung nighter, parang ano yun, parang, basta parang sabon yun na chemical. Kasi may sinabi niya sa Bible yung nighter, pinanglilinis eh. But anyway, pag pinagsama mo daw yan, nakita niyo yung Coke tsaka yung Mentos. Diba, anong nangyayari doon? Sabog. Huwag niyo gagawin sa bahay. Panoorin niyo na lang sa YouTube. So may mga ganyang chemicals, pag pinagsama mo, sabog. Yeah, tingnan niyo to ha. So is he that singeth songs to an heavy heart. So pero ang problema na daw sa panahon natin ngayon, di ba pag may problema, ano ginagawa mo? Eh, kinig ka ng music. Sa palagay mo, mapapagaan. Anong tao? Sa, ano sa totoo? Mapagaan ba? Kunwari, iniwanan ka ng boyfriend mo, tapos ang papakinggan mo, anong music yan? Sad song pa. Pinaka-reflect ka. No? Kaya talaga, yan, so ibig sabihin, hindi yun sagot sa, ano, na maganda, ikaw yung kumanta ng mga makalangit na kanta. Hindi yung makikinig ka lang. Pero ngayon, iba ganun eh. Parang baliktad nga eh. Oh, mamaya may baliktad na naman tayo. Diba? So yun, una, huwag ka mga agaw ng kumot. Tabi na lang kayo, something. Pero pag gano'n, mainit na yung ulo, or nade-depress na, huwag mo nang kantahan. Diba? Imagine mo na, ba't ka kakantahan mo? Alam, masaya ka. Bayaan mo lang siya. Mag-isa muna. Minsan, kailangan ng tao ng ganun eh. Kapag-isa. Oo, kapag-isip-isip siya. Tahimik. Ito yung medyo ano dito eh. Natawa ako dito eh. If thine enemy be hungry, give him bread to eat. And if he be thirsty, give him water to drink. For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee. Ibig sabihin ng heap coals. Ano yung heap? Heap. Tumpok, di ba? Pag verb, mag-iipon ka. Ano yung coals? Huling. O, siyempre, meron yung fire. Sabi dyan, coals of fire. So, ngayon, ang tanong. Pag may, ang sabi kasi na iba dito, ganito. Pag may kalabang ka daw, pakainin mo, pag ano siya, para saan yun? Positive ba yun o negative? Yan, di ba? Positive ang karamihan dyan, actually, kahit i-search mo yan sa, ano, positive daw, yan. Pero ano yung sabihin ng heap coals of fire upon his head? Positive ba yun? Hindi, di ba? Ngayon, kaya ina-explain ng iba, tingnan nga natin to, kasi meron pang isang, kinote to sa Romans ata. Hanapin natin. Heap coals, di ba? Yan, Romans nga, 12:20. Di ba? Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire in his head. So, yan. So, positive ba yung heap coals of fire in his head? Ngayon na pala yun. So, hindi positive yun, pero sa'yo, mayiging positive yun. Kasi ang Diyos, ang sabi din sa Romans, ang Diyos ang mag
magre-reward sa iyo, ang Diyos ang mag siya rin, ang mag-avenge, di ba? So negative yun para sa kanya, pero sa iyo positive. Okay? So yun lang, hindi ko malala yung dahilan bakit nagkakagulo yung iba dito. Lalo ba siyang magagalit? Lalo siyang magagalit. Yun yung sinasabi dito. Pero ikaw naman, ang Diyos ang mag-reward sa iyo. Diba? So, yan. Yan, para walang gulo, huwag mo na rin pakialaman. Ako, ganun lang kami. Kung alam mo nang galit din, hindi palipasin mo na lang. Hirap yung nakikipag-ganon ka pa eh. At least makalimot siya. Sige, 23. Ready, go. The north wind driveth away rain from the land and great continents above thy kingdom. Okay, masama ba magalit? Stephen? Okay. Joshua, masama magalit? Ha? Hindi naman. Ang galing itong mga bata. Pita, masama ba magalit? Hindi. Magandang magalit. Hindi, wait. Okay. Tama, depende. So dito, kung naintindihan nyo, minsan gusto natin ng ulan, lalo ngayon, di ba, mainit. Pero minsan ayaw natin. Kasi sabi dito, minsan, di ba, pag ang ganda ngayon ng natin, mga podcast natin, kitang-kita, malayo pa lang, nakikita mo nung malaking lakas na bagyo. So pag-pray mo na, hipa ng hangin, pataas, di ba, o kaya pababa. Para hindi na dumaan sa iyo, di ba? Kasi sabi ngayon dito, ano yung backbiting pala? Backbiting. Ano yung biting? Nangangagat. Ano yung back? Likod. O, nangangagat sa likod. Ano yung sabihin nun? Patalikod. Yan. Patalikod nangangagat, di ba? Yung mga galit ka sa kanya, dito mo nasabihin sa isa. So ngayon, magagalit din siya sa'yo. Magagalit sa'yo. So ngayon, sino dapat yung galit doon? Sa church yung pasto, di ba? Pag sinabi mong masama yan, backbiter ka. No? Kung may problema ka doon sa'yo, sabihin mo sa kanya. Huwag yung nasabihin mo kanina-rino, di ba? So pag nakita mo yung pasto, galit pala sa'yo, ibig sabihin masama yun. So hindi mo nagagawin, di ba? Ganun din sa bahay, baka naman yung magulang mo. Kinukonsinti ka pa, yung kapatid mo, ganyan. Tinuruan mo pa, di ba? Pag nakikita mo backbiter, hindi yan tama. Hindi maayos yung relationship niya pag ganyan na style mo. Yung teacher ka man, magulang ka, boss ka. Di ba? Pag-usapin mo sila kung hindi kaya, may dahilan yun. Bakit? Lalong lalim yung hidwaan niya, no? Yung nagkagulo kayo, hindi naman kailangan. Di ba? So minsan, yeah, tama yun. Hindi laging galit, hindi laging masama yung galit. Minsan kailangan magalit. Minsan kailangan talaga. Di ba? Paggalit ka sa tamang bagay, kung sa kasalanan, dapat lang. Pag hindi ka galit dyan, doon ako galit. Kaya mga preacher na takot sa ano, hard preaching, tayo galit. No? Tawag natin doon lame. Halip na naayos na yan dapat eh. Sa bandang huli, ang kalaban, yung ano, nagsasabi ng totoo. Kasi ayaw usapin mo lang. Madalas okay yun, pero minsan, kailangan galit ka rin. Kasi hindi yan madadrive away. Diba? Mananatili yan, either manatili yan, o lalo pang dumami yan. Ayun, ganda pala nito, si boss nga, nakikipagganunan din eh. Tayo din, kariri natin. Mali. So, yan. Minsan, dapat galit ka sa ganyan. Next, ready, go. It is better to dwell in the corner of the housetop than with the falling woman in a white house. Naintindihan niyo ba? Yes. Ano yung brawling? Brawl. Nakikipag? Away, no?
So obviously, yung tinatukoy dito, lalaki, no? Yung lalaki yung bida, mas gusto ng lalaki na pumira na lang siya sa bubong. At sa tabi lang, okay na yun, mag-isa siya. Kaysa naman kasama niya yung asawa, kung asawa man niya to, basta babaeng palaaway. So, ano yung sabihin nun? Yung sabihin nun, napaka, hindi lang discomfort, hindi lang, talagang ang hirap sa lalaki nung babaeng ganyan, madada. Okay? Gamitan mo ng wisdom, marami namang way. Though ang kaya babae ang tinukoy din, obviously, mas ano daw yung babae dyan, mas inclined dyan sa ganyan. May problema siya, may nakikita siyang mali, madalas ang tool niya, yung kanyang bibig. So, minsan, lahat tayong magagawa dyan, pero gamitan mo ng konting wisdom. Pwede namang alam nyo ba yung ibang, para hindi ka rin mapagod, anong gagawin mo? Isipin mo muna yung nasabihin mo, yung eksakto, para hindi mo kailangan magsalita ng madalas at malakas. Ganun lang yun. Okay, hindi lang agad sa babae yan, pero madalas yan sa babae. Okay? So, huwag na natin gawing dahilan yun. Pero, yun talaga siya sabi ng Bible, madalas yan, hindi lang isang beses yan. Okay? Yun lang yan. Okay. 25, ready go. Cold water for a thirsty soul, so is good news from afar. Meron na rin ganyan eh. Natapos na natin. Ibig sabihin lang noon, refreshing ang good news from a far country. 26, ready go. A righteous man falling down before the wicked, he has no power from pain. Ano yung korap? Ano yung korap? Bulok, sira. Ano yung spring? Parang fountain din yan. Ano ba yung fountain? Spring. Pinagkukuha ng tubig. Pag may tubig, may fountain, magandang sight dapat yan. Ano? Uy, makakainom ako. E paano kung may ano? May dumi pala dun. Di ba? Ano yung kinukumpara yun sa maruming spring na supposedly makakainom ka, makakabuti yung spring. Ngayon sabi dyan, when a righteous man falling down before the wicked. O nga naman, bakit kung righteous ka, bakit ka, ano yung falling down? Naawa ata eh, parang sama. Natitisod, mahuhulog, sumasama. Ano yung falling before, falling down before? Pwede, yun ang inisip ko yung una eh. Falling, yung natalo siya ng wicked. Pero actually, pwede rin. O, natalo siya in a way. Pero either sa gera or sa minsan, katulad nito ngayon. Ngayon tayong pinapasubmit tayo. O, ganito gawin niya. Huwag muna kayong ano. Huwag niyong gawin yung magandang gagawin. Diba? So again, meron tayong ano dyan. Nakikisama tayo to some degree. Pero pag totally wala na, parang ka nag-give up na. Diba? Ano pa yung maganda example dito? Ano, backslider. Ano, backslider. Dati yung ano, galing sa kulungan. Oo. Tapos eh, pinalaya na. Tapos? Instead na magbagong buhay na, gumawa ulit. Tapos nagsama pa ng righteous. Mama yun. Pero especially niya, naisip ko dito kunwari, sino po yung mga wicked? Ang dami dyan, kunwari, sa napamahalaan. Sabi ng wicked na pamahalaan, oh, sige. Okay, papakasalan natin yung mga lalaki sa lalaki, ha? Sabi ng mga righteous, wala tayong magagawa, eh. Sige naman. Diba? O sabihin, oh, lalo yung abortion, okay? Yung binabayad yung tax, kukuha tayo dyan para tulungan sila magpa-abort. Okay ba sa inyo yun? Ayaw namin kaso, wala kang magagawa eh. Wala na, hindi ka na lumaban. No? Sabi doon, parang troubled fountain yun. Ano nangyari? Ikaw dapat yung fountain eh. Ikaw yung spring.
di ba, kung righteous ka, kung sa, kumbaga, di sa mga ligtas, di ba? Ito yung tamang doktrina, kaso hindi, ayaw nila eh, sige, huwag natin ano, baguhin natin, di ba? Kaya, huwag natin i-preach sa labas, kasi baka magalit sila. Ano pa? Ano yung mga instances na natatalo yung righteous? So, yun na yun. Kung marami kasing instances na natatalo tayo, may pwede naman tayong gawin. Okay? Parang nakikita sa falling down, parang, sige po. Naiinggit sa mayaman. Mayaman, pero wicked. Tapos, sige, ganun lang tayo. Christian tayo, pero hindi tayo masyado ganun. Pero ganun din. Sumusuko ka dun sa ano nila. Sa halip na paglaban mo yung tamang way, wala, suko na lang. No? Yung sabi dito, ang ano nun, para sa Diyos at para sa atin dapat, kung marirealize mo lang, samang tingnan nun. Parang blessing na nawala pa. Parang blessing na nakorap pa. Parang ito, parang gospel to, kaya tayo, asal tayo sa mga false teaching eh. Gospel na, dinagdagan pa ng works. By faith na, ginawa, dinagdagan pa. Ano? Christianity na, ginawang iba yung focus. Diba? Matapat ka na naglilingkod. Pinabaw ka lang ng ano. Kung sinong ano. Hindi naman worthy. Diba? So yan, sa Proverbs pa lang, kumpleto na minsan ang aral eh. Dito yung mga pwede natin ano. Sige po, 27. Tugusin natin to. Good is not to eat much honey, so for men to search their own glory. Ang ganda, diba? So kanina, nabanggit na yung honey. Okay lang kumain. Pero yung sobra, sabi dito, hindi maganda. Diba kunwari, kunwari lang ha, matalino ako. Kunwari lang. Nakita nyo ba, matalino, galing ko, diba? So yung iba, hindi sapat yung magaling lang sila. Dapat makita ng iba. Dapat kung ito yung talino ko, dapat ang tingin nila sa atin, ganyan. Ganun, diba? Paano ginagawa ng iba yun? Bibigyan sa sarili mga titulo yung mga sarili nila. Tapos ganun, gaano ng... Sila-sila mag-uusap, tapos ang dahil makikinig sa kanila, tapos, uy, siguro matalino to. Pero pag pinakinggan mo talaga yung substance sa pinag-asabi, hindi naman ganun. Pero, ang daming, wow, kasi sila yung agdun eh. Ganun nangyayang isa sa mga churches. Kaya na itataas minsan yung hindi naman karapat dapat kasi may ibang paraan silang ginamit. Okay? So, maganda yung honey, maganda yung glory. Kung sa sarili mo lang, obviously, laging sinasabi, sa Diyos ang biyaya, kapurihan. Yan talaga ang tama. Pero iba, kahit ganun ang sinasabi, iba naman ginagawa, iba naman ang nakikita sa ano. Pastor na, politiko pa. Pastor na, politiko pa, politiko na, naging businessman pa. Tapos, sikat na sa ganito, nagpasikat pa sa ibang ano. Diba? Hindi sapat eh. Ano? Ibig sabihin lahat ng politika. Ano? Politika. Politiko. Ibig sabihin lahat ng politiko. Politiko o meron. Talami yan. So, hindi naman kailangan, pero karami yan eh. Yun ang obserbahan natin. So, sasabi ko lang dito, syempre, yung iba, hindi naman nila tatanggapin gano'n. Yung iba, baka nga malay mo, hindi mo naman kilala, baka matino pala yun. So, huwag ka agad mag-judge. Pero, yung sabi, kaya madalas ginibigay natin yung negative light yung mga ganyan. Kasi nga, madalas ay hindi gano'n. Baka hindi tayo magulat, hindi tayo magtiwala. Yung kanina nga, yun ang sinasabi sa akin ng babae, lahat daw ng politiko, loko-loko yan. Hindi naman, huwag natin pag-usapan yun. Sabi ko, langit, impyerno muna, tsaka Diyos muna. Hindi, walang Diyos kasi yung politiko. Anong malalaman ng Diyos sa politiko? Parang maguling utak niya ate. Depressed. Depressed.
Sabi ba tayo? Bakit nga sinabi yun? Kasi yung glory mo, ang glory naman, bibigay sa yun kung deserve ka talaga, di ba? Entindihan nyo mo yung glory? Wow, si Peter! Pogi. Ay, magaling talaga. Hindi kung magaling ka, di magaling. Huwag mo na sobrahan ba? Diba? Kasi huwag mo ipilit yung hindi sa'yo. Kasi yung mga mayabang, ganun talaga ang ano eh. Wala kang paglalagyan niya. Kung may paglagyan ka man, pare-pareho din kayo mayabang. Kakasukatan din kayo. Nakakatagpo ka rin ang kap. So, hindi maganda yan. Amen? May honey. Kain ka lang ng konti. Diba? Then, lastly, sikat din to. Ready, go. He did that our rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Okay, so ano pa sa mga wall? But especially sa kanila po kasi dati talaga, maraming loko-loko sa kanila eh. Sakupan lang ng sakupan yan eh. Balihan kahit ngayon, di ba? Yung spotless, di ba? Ganun yun eh. Kasi nga, mas malaking teritoryo, mas malamang, mas malaki yung ano. Pero sobra-sobra na yun eh. Yung China ito, talagang ano eh. Pero, kung ikaw daw yung taong, may hindi mo alam, pag galit ka, galit talaga, sobrang galit. Hindi mo mapigilan yung galit mo. Kung nga yung tuwa, ganun din. Sa pagtawa mo pa lang, wala nga naman. Ibig sabihin, naiintindihan niyo ba yun? Rule his over his own spirit. Ano yung sabihin ng rule? Ikaw yung magmamanage. Okay? So, ay, sobra na to. Huwag naman. Ay, ito, okay lang. Okay lang. Ito, sobra na. Okay? Ay, gastos. Okay lang yan kasi kailangan naman. Oh, tama na. Diba? Ay, galit ako. Sisirahin ko yung ano. Lahat ng makita ko. Hindi naman sa akin. Ano ba yun? So, kinukumpara siya sa city na broken daw, without walls. Ano mangyayari doon? Sabi na, walang protection. Hindi mo alam, andyan na pala yung, ano yung sumasakop sa isang taong mainitan ng ulo. O kaya masyado namang di maano yung tuwa niya. So, bang pag natuwa, ay, libre ka kayo lahat. Natuwa ako eh. Diba? Mayroon mga ganyan. Ha? Uy, nagpakain ka mayama ka pala. Hindi naman, pinangutang pala. Pag hindi mo kontrolado yung sarili mong spirit, wala kang protection. Okay? So ngayon, dito tayo tinitrain tayo. Kaya iniisa-isa natin, ito. Nakikita natin pala yung mga bagay na pwede nating i-manage ng maayos. Lalo mga bata. Ngayon, kayo matanda, minsan, ganun din. Pero medyo may karanasan kami dyan. Pero ganun pa rin. Minsan may mga hindi rin kami ma-rule ng maayos sa buhay namin. Amen. Kaya pinapalalaan tayo ng Bible. Amen? Amen. Okay, Stephen, magtawa. Okay na yung ano, tawa lang. Oh. Tapos. Pag iyak naman, eh sakit. Kaya mo yung isip mo, bakit nga ba pinalo? Ah, okay. Yung kanina ka pa pinalo, umiiyak ka pa rin. Dalawang oras na, umiiyak ka pa rin. Ano yun? O kaya na-busted or something. Tapos na yun. Ganun talaga. Ano mo lang, tingnan mo yung lesson. Ano yung lessons learned? Either masaya yan, malungkot. Okay? Kasi hindi mo gustong maging broken down. Na naalala ko lang tuloy yung nabanggit din natin sa yung mga ano daw, yung mga unstable souls. Sino yung unstable souls? Mga teenager daw yun eh. Karamihan ha. Pwede rin hindi teenager pero talagang mga troubled. May mga nasabing ganun, yung mga troubled people. Lalaki o babae. Madalas daw babae. Pag troubled dyan, ginagamit yan kung ano-anong sindikato. Sabi nila. Kasi gagawin niya kahit ano eh. Oh, magbenta mo itong drugs doon. Ba't ko gagawin yan? Kung matino kang tao, trabaho na lang ako na matino, di ba?
Pero pag troubled ka na, ang dali nang i-manipulate yan ng, ano, ng mga loko-loko rin. Kaya kayo, mga bata, maging malakas kayo. Paano kayo magiging malakas? Alam mo yung dapat mong malaman. Yung kalooban ng Diyos, saka yung mga paraanan ng Diyos. Hindi ka basta-basta maloloko. Kawawa ka eh. Dami natin nakita dyan. Diba? Gusto mong madali ka maloko? Joshua? Madali ka maloko? Bakit? Yan pa lumalabas eh. Madali ka maloko. Stephen. Paano ka di maloloko? Kasi meron kang parang walls. Ano, sino may nagbibigay siya ng walls? Madalas siyempre, pag bata ka pa, magulang mo, huwag kang lalabas yan, huwag mong kakausapin yan. Ka magbibigay ng pera, kung bubuksan yung gate. Diba? Para kami protection, pag sumusunod kayo sa instruction. Pag hindi, eh, gabi na. Malaki na kayo. O gabi na, uwi ka ng ganito. Hindi, ayaw mo. Malakas loob mo. Wala kang protection. Sige, may question ba? Ilang chapter pa tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chapter na lang. May battery pa ako. Sige, kanta tayo. Pray muna tayo. Pray pa kami. Maraming salamat sa mga aral ng Proverbs, Panginoon. Iba dito, paulit-ulit din. But what is mga pamilya, tayo sa mga bata. And kami rin po, Lord, kung gaano kayaman ang inyong salita, Panginoon, sa mga warning, sa mga aral, para kami po ay maayos ng pamumuhay namin, yung buhay na kaloob niya, Lord, na dapat namin ibuhay na maayos, Panginoon. So we pray na kapatuloy po kami, even nga itong may ganitong crisis, Lord, matapos na wala ito, Lord, para makabalik na rin po yung mga invite din namin, mga hindi mo nakakapunta, para tuloy-tuloy po kaming sama-sama kami maglilingkod at mag-aaral. At hindi man Panginoon, bigyan namin lakas ng loob para gawin pa rin yung ang dapat gawin. Malulati lang at mag-iingat sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.